Kumusta kayo, mga dre? Welcome sa Rai TV. Alam kong karamihan sa inyong mga mahal naming taga-subaybay ay minsan naging panatiko o tagahanga ng Filipino Kung Fu movies noong panahon kung kailan ay namayagpag ang mga aktor na mahusay sa larangan ng martial arts tulad ni na Tony Ferrer, Ramon Zamora, Rodrigo Gonzalez at Ray Malonzo. Ngunit mayroong isang aktor na pumukaw sa ating pansin dahil bukod sa kanyang angking galing sa pakikipagbarakuhan ay nahahawig ang kanyang estilo at forma sa living legend na si Jackie Chan. Sa maikling kwento na ito ay ating sariwain ang kanyang mga naging kontribusyon sa industriya ng pelikulang Pilipino at alamin natin, mga dre, kung ano ang kanyang naging buhay pagkatapos lisanin ang pag-aartista. Ngunit kung bago ka lang sa aming channel ay inaanyayahan po namin kayong pindutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Sino ang makakalimot sa binansagang Jackie Chan ng Pilipinas na si Ching Tong Chai o Tony Candelaria sa tunay na buhay? Madalas natin siyang mapanood noon sa mga pelikulang aksyon bilang isa sa mga kontrabida. Ngunit alam nyo ba na ang kanyang kauna-unahang papel sa proyektong kinabilangan ay kakampi ng pangunahing bida sa pelikulang Dragnet noong 1973 kasama si Joseph Estrada. Bata pa lang si Ching Tong Chai ay aktibo na siyang membro ng Chin Woo at Bengkiam Athletic Association at ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong subukan ang kanyang talento sa mundo ng pag-aartista. Naging bentahe ni Ching ang kanyang kasanayan sa martial arts. Kaya bilang kontrabida sa mga pelikula ay madalas siyang nakikipagtagisan ng lakas at husay sa pakikipaglaban sa mga pangunahing bida tulad ni Ramon Zamora na binansagang Bruce Lee ng Pilipinas. Ilan sa mga pelikulang aksyon na kanyang kinabilangan ay ang Revenge of the Dragon ni Ramon Zamora noong 1977, Last Target, Bruce Vulcani, Isang Bala, Isang Buhay at Gintot Pila bilang Yakuza. Madalas ding makasama ni Ching Tong Chai sa pelikula ang mga sikat na komedyante na sina Rene Requestas, Dolphy at Big Soto. Noong dekada 90 ay aktibo pa rin ang ating bida sa paggawa ng pelikula. Ngunit sa pag-usbong ng mga pelikulang banyaga dito sa Pilipinas ay dumalang ang mga alok na proyekto para sa kanya. Gayunpaman ay tila ba na paghandaan na ito ni Ching sapagkat noong 1994 ay nagtayo siya ng isang resto sa Baguio City kung saan siya nakatira, ang 50s Diners. Patok na patok sa mga turista ang tema ng kanyang negosyo dahil pagpasok mo sa loob ng kanyang resto ay para kang nag-time travel pabalik ng dekada 50 dahil sa mga lumang memorabilia na makikita sa loob. Naging matagumpay ang kanyang negosyo dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong tinatangkilik at binabalik-balikan ng mga tao. Kaya muli siya nagtayo ng isa pang sangay sa naturang syudad. Bukod sa negosyo ay naging abala rin si Ching sa pagsasanay sa mga pambato ng Pilipinas. Isa siya sa mga naging mentor ng Philippine Wushu Team na nag-uwi ng karangalan sa ating bansa. Siya ang presidente ng Wushu Federation of the Philippines Cordillera Chapter. Si Tony Candelaria o Master Ching Tong Chai ay isang magandang ehemplo na dapat tularan sa usaping negosyo at kalusugan. Huwag abusuhin ang iyong katawan at dapat nyo ring mahalin ang iyong sarili. Hanggang sa kasalukuyang panahon ay napanatili niya ang malakas at malusog na pangangatawan. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shoutout kina Melissa Manjinji, JR Sapanza, Angel Planta, Mr. Plantito, Jonel De Castro, Care Marvin Aparese, Jim Andaya, Cheng Rosemary ng Taiwan, James Daniel Dorado, Ali Maru TV, at Jun Baula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aming channel. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam. Thank you.